The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came up to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this, 'Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these.' The scribe said to him, 'Well said, teacher, you are right in saying, He is one and there is no other than He. And to love Him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices.' And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, 'You are not far from the kingdom of God.' And no one dared to ask him any more questions." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Dalawang kautusan ng pag-ibig. Parehong kailangan. Hindi mapaghihiwalay. Kalakip ang bawat isa. Pero kahit na parehong kailangan, hindi pareho ang kahalagahan. Mas mahalaga ang unang kautusan ng pag-ibig, pag-ibig sa Diyos, kaysa sa pag-ibig sa kapwa. Bakit? Sapagkat tumatagal lamang ang pag-ibig sa kapwa kapag ka tinataguyod ng pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig ay pangtatlo. Hindi lamang pang dalawa. Hindi ko ibig sabihin ay yung pag-ibig na malikot. Si Mr., si Mrs., at yung number 2. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin na ang pag-ibig ay pangtatlo, kinakailangan ang Diyos, ang kapwa, at ang sarili ko. Yan. Hindi pwedeng ako lang at yung taong minamahal ko at wala sa larawan ang Diyos. Kailangan laging tatlo. Sapagkat pag naging dalawa lamang, palilipasin lang nila ang kanilang pagmamahalan sa pagtitinginan sa isa't isa. Walang pagot, walang humpay. Makakita na ba kayo ng mga nagmamahalang panayang pungayan sa isa't isa? Sa simula, matamis. Masarap magtinginan. Pero habang tumatagal at palapit na palapit ang pagtingin nyo sa isa't isa at pahaba ng pahaba at nangangalay na yung mga mata nyo sa karatitingin sa isa't isa, napapagod na kayo o kaya'y marami na kayong napupuna sa bawat isa sa katagalan ba naman ng pagpupungayan ninyo. O ayan, makikita nyo na sa bawat isa, mga ilang bagay nakapuna-puna. Ano yon? Darling, ngayon ko lang napansin, ito pala'y may pagkaduling. O ayun, nakita mo na ngayon ang kakulangan nung isa dahil sa haba ng pagtitinginan ninyo. Familiarity breeds contempt, ika nga sa Ingles. O ayan, yung mga ganong maliliit na bagay na nakikita, pinalalaki na. O, sabi nga natin, microscoping ang tawag dyan, microscoping. Nakikita nyo, pag tiningnan nyo isang maliit na bagay sa microscope, lumalaki, nagiging monster. Di ba? Kung kayo nag-i-experimento ng high school, yung amoeba, pag tiningnan nyo, unicellular yan. Pag tiningnan nyo sa microscope, kala mo si Godzilla. Kaya ngayon, sa tagal-tagal ng pagtingin mo, walang kakurap-kurap. Maliliit na bagay,
na hindi napupunan nung araw na kapansanan o kakulangan nung isa lumalaki. Nagkakasawaan. Kaya sabi nga, love is not so much as looking at one another. I repeat, love is not so much as looking at one another. Love is looking at one direction. Yan. Love is looking at one direction. Yung pareho kayong tumitingin sa iisang direksyon. Kaya tingnan nyo lahat ng mga nagmamahalan. Ang ginagawa, nakatingin sa iisang direksyon. Kung kayo kinakasal, hinaharap kayo sa dambana. O meron bang pare na para maging malarumansa ang inyong kasal, ang ginawa, pinaluhod kayong nakatingin sa isa't isa. O yan, meron bang gumagawa ng gano'n? Wala. Pero siguro mas romantiko kapag gano'n ang ginawa, ano? Magtitingin lang kayo ha, habang tumatagal ang seremonya, panempungayan ang mata nyo. Ang ginagawa ng pare, hinaharap kayo sa dambana. Yun ang ginagawa. Bakit? Para isapakita sa inyo na ang pag-ibig ay hindi lamang pagtitinginan sa isa't isa, kundi pagtingin sa isang direksyon. Ano tinitingnan nyo? Yung dambana. Bakit? Eh, nandoon ang Diyos eh, sa dambana. At anong Diyos ang nakikita nyo? Ang bawat dambana ay may krus. Yan, ha? Kaya pinapaalala sa inyo ng inyong pag-iibigan ay hindi lamang lollipops and roses hanggang sa romansa lang. Eh, kailan ba tumatagal ang romansa? Oh, mga siguro 5 taon lang yan eh. Marubdog, mainit ang mga dugo sapagkat bata pa kayo. Masarap maghalikan kapag banat ang inyong mga balat. Pag naghalikan kayo, eh, naku, tumutunog pa, tunog si Charot. Eh, pero pag lumipas na yan, 5, 6, 10 taon, Diyos ko, ang hirap ng halikan si Mrs. o halikan si Mr. Sapagkat yung dating banat na parang singkamas, ngayon ang palaya na. Kaya makikita mo si Mr. pag hinahalikan ka, binubuo pa yung loob bago ka halikan. Kung hindi ko lang naipangako na mamahalin nito, bumubuelo pa bago ka halikan sapagkat tinitingnan kung hanggang saan makakarating yung romansang yan. Oh, masarap lang magyakapan kapag ka matitibay pa yung mga braso ninyo. Pero pag habang panahon na, pareho ng pasmado, eh, hindi na nga magkatagpo yung mga braso ninyo at kamay sapagkat nanginginig na. Ano pa ba? Oh. Si Mister, na ang tingin mo'y kabalyero na napakakisig. Nako, habang lumilipas ang taon, nakikita mo lahat. Lumilitaw na lahat ang factory defects. Gusto mong isoli na sana sa factory. Pero alam nyo naman, ang kasalan, walang warranty, no return. O kaya ano ngayon? Ibig nyo sabihin, ano, sasabihin nyo ngayon sa isa't isa, hahanap na ako ng bagot sariwa. O gano'n na ba? Magiging lagay ng inyong kasalan at sasabihin nyo, I'm falling out of love. Kaya ang ginagawa sa atin, kapag tayo may kinakasal o nagpapare, hinaharap sa dambana para ipakita sa atin na ang pag-ibig na pinagsusumpaanan hindi nakasalalay sa gana. Kapagkat nakikita nyo doon, no, yung Panginoon natin no, nakapako sa krus, palagay nyo ganadong magmahal yan no, nakapako sa krus. Palagay nyo ganadong ganado. Sasabihin sa atin, oy mga tao, mahal na mahal ko kayo, nakapako ako sa krus, hirap na hirap dito. Palagay nyo, marubdob ang damdamin ng Panginoon ng mga araw na yun, di ba nanlalamig siya sapagkat katakot-takot na hirap ang ginagawa niya. Pero nag-iwan siya ng pangako, cross my heart,
mamahalin ko kayo. Kahit anong pagkakataon nang dumating sa akin, sa kaligayahan, sa kahirapan, sa kayamanan, sa kawalan ng kayamanan, sa kalusugan, sa karamdaman, maging ang kamatayan ay magiging, hindi magiging hadlang, sapagkat itong pag-ibig ko sa inyo ay pagbibigay ng sarili upang kayo'y mabuhay, sapagkat ang pag-ibig, hindi mo pababayaan yung iyong mga minamahal mamatay. Kaya sukdulang ibigay mo yung buhay mo para mabuhay ang iyong minamahal. Kaya nga ang bati mo sa lahat, sa mga minamahal mo, mabuhay ka. At pag ikaw'y namumuhina sa isang tao, kahit palihim, ano sinasabi mo? Mamatay ka na sana. Yun ang sinasabi mo. Sapagkat ang pag-ibig bumubuhay. Kahit yung sarili mo, ibigay mo para mabuhay lang ang minamahal mo. Hindi ba? Hindi mo pababayaang mamatay. Kaya pinapanindigan mo. Hindi nakasalalay sa gana. Ano mangyayari sa buhay ng isang tao, ng isang pamilya, ng isang lipunan, kung ang buhay niya ay nakasalalay lang sa gana? Sabi ko sa inyo, you'll be falling out of love after 5 years. When you discover that your romance is fading out. Ano mangyayari niya? Maghahanap ka ng iba. Aalisan mo yung pamilya mo. At ang reason lang ay wala na akong gana. Wala na akong ganang samahan si Mrs. Wala na akong ganang samahan si Mr. Hindi na katulad nung kami una nagkita. Tumitibok-tibok, tumatalbog-talbog ang aking puso. Ay, ngayon, pag nakikita ko, ay nako, sawang-sawa na ako. Ayan, magkasawaan na. Eh si Kristo naman, hindi nakasalala yung pag-ibig niya sa gana. Walang ayawan, walang iwanan. Eh biro mo, kung ganyan ang pamilya, ano mangyayari sa mga anak niyo? Masarap lang mahalin yung mga bata pag sanggol. All babies are cute. There is no ugly baby. Kapag ka nakita mo yung sanggol, ay, cutie, cutie. So, masarap yakapin. Pag maliliit pa ang mga anak, masarap yakapin. Malalambing pa. Masunurin. Masarap yakapin. Pero yan, pag naging third year high school na, masarap ng sakalim. Sumasagot na, pasaway na, na hindi man lang kumikilala ng pasasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo. Laging kulang ang ginagawa ni Papa. Laging may mali si Mama. Ano gagawin mo dyan? Nakakawalang gana na. Namahalin itong mga anak na ito, masarap palayasin na. O, iwanan natin. O, maging sa paglilingkod sa bayan, sa inyong mga propesyon. Kung kayo teacher, palagay nyo yung mga teacher, laging ganadong pumasok sa eskwelahan. Kaya bago ka maging teacher na buong-buo, nangangako ka. Nangangako ang mga teacher. Kasi kung yung mga estudyante gusto walang pasok, lalo na kaming mga teacher. Sino ba gustong pumasok? Pero, may gana kami, walang ganang magturo, nandoon kami. Sapagkat kailangan matuto yung mga bata, hindi namin pinahahalata sa bata na, oy, ngayon, tingnan mo si ma'am, oh, walang ganang magturo. Ganun pa rin, pinakikita namin, masigla pa rin kami sa pagtuturo. Kung nakasalalay sa gana, kami mapagtuturo, eh, ako, baka isang semestre absent kami. Mga doktor, masarap lang mag-gumamot kapag walang pandemya. O may pandemya na, uurong ang mga doktor. Kaya nga, nangangako yung mga doktor.
Biro mo, kung kayo may Sir John, ganadong operahan kayo, nung makita yung bituka nyo, halang pala bituka nyo, nawala ng gana, iiwanan kayo, ayoko. Hindi na ako mag-o-opera, hindi ko type itong sikmura nitong aking inooperahan. Gandito na lang, humanag kayo ng bagong doktor para ipagpatuloy ito. Hindi nangingisay kayo doon dahil nawala ng gana yung doktor nyo. May gana, walang gana, pupunta yan sa ospital. Kami mga pare, pala nyo ba gusto namin magmisa araw-araw? Pag inong mahabagin, ano, 4-5 taon na akong pare, araw-araw. Sumainyo ang Panginoon, sumainyo ang Panginoon, sumainyo ang Panginoon. Sabi nga ng nanay ko, nung araw na bata pa ako, pag ako nagmimisa, gwapong-gwapo daw ako, para daw ako si Kristo. Nakataas ang mga kamay ko, ayan, para daw nakapako sa krus. Ako'y tumatanda raw, iba na itsura ko. Para na daw akong Our Lady of Miraculous Medal, nakalupay-pay na. Sabi ko sa nanay ko, araw-araw, Diyos ko, Panginoong mahabagin nanay, araw-araw na ginawa ng Diyos, sumayin niyo ang Panginoon, sumayin niyo ang Panginoon. Talagay niyo, ganado ako magmisa araw-araw. Kung kayo tinatamad magsimba paminsan-minsan, may tao din ako. Pero may sinumpaanan ako, no? Sa paglilingkod sa Diyos at sa bayan, kung pagagalawin ko lang yung gana ko, kakato kayo dito sa basilika, kakato kayo, sasabihin ng sakristan, wala pong misa. Bakit? Wala pong gana si Father. Bumalik po kayo bukas. Baka bumalik na yung gana. Babalik na naman kayo bukas. May gana na. Wala pa daw po. Isang linggo yata, walang gana si Father magmisa. Ipahula-hula kayo pupunta sa simbahan. Dahil yung paglilingkod sa inyo ng pare, nakasalalay sa gana. Ang pag-ibig nakasalalay sa paninindigan. Kaya inihaharap sa dambana, pinapangako, sinusumpa. Hindi bigay bawi. Kaya loving is for mature adults, di ba? Hindi ito pang teenager, pang bata na hindi pa sanay gumawa ng paninindigan. Sapagkat ang mangyayari, bigay, bawi. Pag binigay mo, walang bawian. Ganyan ba pag-ibig natin? Katulad ng Panginoon, walang ayawan, walang iwanan.